저 노을빛이 담은 하늘의 색감 이 모든 것을 내 가지 Good morning guys! Day 2 here in South Korea and today we're going to explore the palaces here and we're going to use our DSP guys or Discover Seoul Pass. We're at Myeongdong Station so we're gonna ride the train guys going to Gwangwon Station. So doon namin i-claim yung ticket para sa City Seoul bus tour. Tapos yun yung sasakyan namin papuntang mga iba-ibang places dito sa So we're going to claim our ticket for the Seoul City Bus Tour. So let's go. Day 2 or night 2? Day 2. So guys, mula sa booth nila, lalakarin pa natin. Meron sila mga signage na nilagay para sa bus stop. So mula dun sa booth, naglakad pa kami ng siguro mga ano na ngayon, 5 minutes na. So ayan. Papunta na kami sa bus stop guys. Let's go! So yun guys, finally nandito na yung bus. So naglakad kami mga 5 to 10 minutes. Alright guys, so we're now on the bus. And by the way guys, they gave us this. Timetable niya guys. So yung first trip is 9:30 and then last trip is 6. The last bus na to guys. Alright guys, papunta pa rin kami sa Gyeongbokdong. So actually mga siguro 1 hour mahigit yung magiging biyahe namin. And ayan. So dito pala guys, meron din silang traffic. Marami kasi mga events. Maraming events, yeah. Yun yung isa sa mga reason kung bakit medyo traffic talaga dito sa Seoul. Pero hindi naman ganun ka ganun katagal yung waiting time kapag may traffic. So ayan guys, kakababa lang namin sa bus and we are heading to the Hanbok Day guys. Day. That's where we will rent the actually if you will rent it guys, nasa mga 1-3 siya, but then we have a Discover Seoul Pass so free lang siya guys. Free na siya. And then sa ano naman sa mga palace, so free lang din yung entrance kapag nakasuot ka ng hanbok. So kung maglalakad ka dito sa street na to guys, marami ka na makikita mga hanbok rentals and yung hinahanap namin ngayon is yung Hanbok Day kasi gusto talaga naming magsuot ng hanbok guys para ma-experience din natin, di ba? Naglalakad tayo dito sa Gyeongbokgung or dito sa ano na to, lugar na to na nagsusuot tayo ng hanbok. So yeah. Hanbok Day, so dito kami mag-rent ng hanbok. So
tara. This one? Which one is nicer? Your size is 7. 7? 7. And then how about the... It is a spa. I think I'm gonna choose this one. Which is better, red or this one? Purple. Purple? Mm. Okay, lavender. Okay, this one. Thank you. So we just used our Discover Soul Pass, guys, to rent here. It's a handbook day. So Jude is choosing his color handbook. Okay, nice. Try. Yes. Mm, purple and purple. Emperor, unsa man ang kabe? Here you go. Alright. Ned. We're now wearing our hanbok, guys. Yes. Go. We're excited for the photo shoot. So I chose color pink and Jude is blue. Navy blue. Yeah. Alright, guys, we're now inside. We're actually di pa ni Mao, babe, no? Hindi pa ito yon. So, pasok pa tayo dun sa pinaka gitna. Of Gyeongbokgung Palace. Grabe guys, sobrang daming tao ngayon dito, no? Yes. Yeah. So packed with people, but yeah, we really did our best na hindi makuha sa ano yung mga photo bomber sa mga photo. And yeah, we will see kung ano yung maipost namin sa ano sa Instagram. So, at sobrang hangin, guys. At sobrang hangin. Guys, grabe, ang dami na namin pictures dito, guys. Pero gusto ko na mauwi, guys, kasi ang sakit ng papa, guys. Yan kasi, bili kasi ng bili ng boots. Tapos kami panaylakad, gaya yan. Sumakit na yung paa niya. For the OOTD. Pero guys, super enjoy talaga and worth it yung na-book namin sa Klook. And so far, ito pa lang yung na-visit natin for today. Pero we will try our best na makapunta pa sa ibang mga lugar. Pero ayan, again guys, we still have 7 days left. So marami-rami pa tayo mapupuntahan, huwag kayong maglala. So ayan guys. So let's go to another tourist spot here in Korea, guys. Let's go! Let's go! So guys, we reached Dongdaemun. This is a mall, guys, and we're actually gonna be going there. So dito na lang ulit kami sa Dongdaemun, guys, kasi medyo malapit ng dumilim. And late na rin kaming nakalabas sa sobrang dami mga picture na kinuha namin. So, ay nakapag-decide kami, dito na lang kami mag-stroll ulit and then... Mag-shopping! Yeah, mag-shopping! Shopping! Sakit na ng tail ko! Kasi yung N-Seoul Tower, guys, hindi na namin siya maabutan talaga. Kasi yung sunset, ayun na, oh. Nag-set na yung sun, so... Guys, look at this place. Super massive, guys. So big. So while walking here, guys, in Dongdaemun Design Plaza, we saw our international favorite fast food. Burger. Yeah, and I really miss their chicken. Mine so is burger. And it's called Shake Shack. Yeah. Ah, there. Yeah, we're so excited. So we're currently here inside the market, guys. I think this is like their kolon. Oh, marag siyang kolon nga style. Parang kolon siyang style. Thrift shops. Parang siyang, ano guys, divisoria na style. Mm-hmm. Pero, parang may aircon. Mm-hmm. Sobrang lamig. And then there's a lot of restaurants here, guys. Look at that. And this one.
Or later, kakain kami ng Shake Shack. Yes. Pass muna sa ramen. Yeah. Shake Shack muna. Ah, I'm so excited. So, ano yung bibilhin mo, babe? Ano yung hinahanap mo dito, babe? Sweater. Additional sweater, kay say sobrang lamig. Sige. So, yeah, ang daming shops. Extension. Mahal siya, Ford. Grabe guys, nilakad namin yung sulok-sulok ng mga tindahan doon sa ano, sa street somewhere sa ano, bigong dito pa rin sa ano, sa Dongdaemun. And guys, para din siyang ano talaga, para siyang Divisoria na medyo malinis lang talaga. So, ayun. And also guys, nakita talaga namin doon maraming mga tindahan. If ever gusto niyo mamili ng mga like mga shoes na made in Korea, babe, no? Maganda rin doon. I think quality din naman kasi magaganda yung mga design and okay na okay din yung mga sapatos. Pati na rin yung mga sweaters nila guys, pati yung jacket. Normally nagre-range siya ng 10,000 Korean won to 30,000 Korean won. So ayun yung mga choices niyo doon. If ever gusto niyo bumili ng mga mumurahin lang na mga jacket tsaka sweaters. So umupo muna kami dito guys kasi yung paa ni Daisy sobrang sakit na talaga. Naka-boots kasi siya guys, kaya ayan, hindi nag-survive yung paa niya. Makikita nyo guys, ayun yung Shake Shack. Dito lang kami nakapo sa tapat niya. So, tatawid kami mamaya, babe, no? Tawid tayo mamaya doon. Tayo tatawid. Para makapunta tayo dyan sa Shake Shack. So, tawid lang kami dito guys sa kanilang pedestrian lane. And meron din sila ditong go signal guys na LED light. So, kapag color red pa yan, that means stop pa. So, kapag nag-green yan, guys, pwede na tayong tumawid. So, green na, guys. Let's go. Tawid na tayo. And we are on our way to Shake Shack, guys. Kain tayo. Dinner. Grabe, ang lawak ng pedestrian lane nila dito, guys. No? Pwede ka mag-vlog. Sobrang lawak. Di kagaya na sa atin, ganun lang. So, andito din pala, guys. So, yung Nike store, pati na rin yung Under Armour sa Dota Mall. So meron din sila dito mga changge-changge guys na ano, nagbebenta ng mga sunglasses. Babe, ayan na, malapit na, Shake Shack. Alright. Si Ate Jean talaga yung naka ano namin dito guys. So ayan, pasok na tayo guys. So paano ba yan, dito na tayo sa loob. Kain na, gutom na kami guys. Sakit na rin mga paa namin. And also guys, yung kanilang mga fast food dito is meron mga heater, babe, no? So sobrang lamig ng panahon guys, no need nang mag-aircon. Heater na yung gamit nila. Great time traveling. Finally guys, nakapagpahinga na yung paa niya. Tapos hindi na masyado malamig. Tama-tama na lang yung temperature. So ito guys, lahat yung nag-gastos namin, 38,000 won siya, Korean won. And if i-convert niyan sa peso guys, nasa mga around 1,580 pesos. Pero sulit naman guys kasi favorite namin si Shake Shack. I put some tomato sauce here, guys. God, I miss this so much. Wanna come on up? Kamusta, babe? Inunti-unti ko lang, guys, para masaver ko talaga. Sarap, eh, no? Grabe. Sulit na sulit. Kahit medyo pricey siya, let's just say siguro mga times 2 yung price from the fast food dun sa atin, di ba? Pero dito, I mean sa Shake Shack pala, even in Hong Kong, worth it siya, no? Worth it siya. Every bite is worth it, char. May slogan, ginawa na ng saying yung ano, Shake Shack. That's the chicken bite. And we have here
barbecue sauce. Perfect combination. Pero guys, yung pinaka-difference ng ano, Shake Shack doon sa Hong Kong compared dito sa Dongdaemun, dito sa Korea. Maraming choices of beverage doon sa Hong Kong. Meron silang milk tea. Pero dito guys, meron lang silang mga shake, meron silang lemonades, meron silang mga soft drinks. Yun lang yung mga ano nila, beverage na dito. Unlike doon sa Hong Kong, nung papatry sana nung friend namin na si Ate Jean na taga Hong Kong. Shout out kay Ate Jean. Siya pala yung nagpakilala sa amin guys dito sa ano na to, Shake Shack. Kasi guys, nakaka-addict talaga yung sarap niya. Talagang hinahanap-hanap namin kapag namimiss namin yung Shake Shack, talagang palagi namin sinasabi. I don't know if anong secret nila dito. Pero guys, the best na smoothie talaga guys from Shake Shack. Sarap no? Mango shake yan, di ba? Mango shake. Ito na yung laman ng Dongdaemun Design Plaza. So ayan siya. Sing stairs na yan guys. Meron siyang heart shape na LED lights, I think. Yan, mag-jacket pa man ka. Oh, tag-chumuruhan eh. Okay, I'll get this. Paakyat yung daan dito guys. Papunta sa accommodation namin. Sakit na. Ay, tamang-tama. Masakit na yung paa namin. Oh, stop, stop, stop. Alright, stop muna, stop. Dahan lang, dahan. Ang lamig, grabe. Bili na naman kami ng mga makakain guys sa E-Mart. Sige, sabi. Ayun guys, uphill pa yung ano, pa akyat yung daan dito. Pinarusahan talaga yung paa niya. Ay, nato. Alright guys. Guys, alam niya ba, kahit sakit na yung paa niya, basta may nakita siyang mga mumurahing mga ano, hala baby, ito baby, ang ganda. Hindi niya na-realize na masakit na pala yung paa niya. So I think dito na kami mag-end sa vlog na to guys. I hope na nag-enjoy ka dito sa video na to. And if you did, don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel, Daisy and Jude. And also, huwag niyo kaming kalimutang i-follow sa aming social media, FB, IG, lalagay lang namin sa description box. Yeah, lalagay lang namin sa description box para maka-follow kayo sa amin. Thank you so much guys and see you guys tomorrow. Bye. Bye.